Okay, ngayon naman pag-usapan natin yung isang topic sa steel design na medyo malapit sa puso ko kasi paborito ko tayo. Madali lang naman siya, yung tinatawag na compression members. Okay? So, pag sinabi natin compression members, ito yung ating mga steel column, usually mga I-beam. Diba? Para siyang ganyan. Tapos, nakakabit yan sa support sa taas and support sa baba. Okay? So, there are different types of compression members. So, ito yung mga pinaka-common na lumalabas sa board exam. Kaya, discuss natin yung iba't ibang aspects, areas, or principles, and even the mga formula nila para ma-familiarize kayo at makuha niyo yung overview ng napakagandang topic na to. Okay? So, yun. Sige, let's start. Okay, meron tayong, sabi ko nga kanina, iba't ibang compression members. So, una, sabi natin na both fixed connections yung up and down support niya. So, ayan, meron tayo niyan. And, sabihin natin, dito naman meron tayong pin. Pin sa taas, pin sa baba. So, pin connection denoted by triangle. Tapos, ito naman, combination ng fixed support tsaka pin support. Okay? And then, yung pang-apat, ito yung pinaka-uncommon. Yung meron kang fixed support dito sa baba, tapos naka-free end yung taas mo. Okay? So, yan. Dapat alam nyo na rin yung basic na radius of gyration. Plus, dapat meron kayong overview or background no, no? So, eto, ano ba yung mga usual na hinahanap, tinatanong, at kailangan yung isolve for compression members? So, una, yun nga, yung radius of gyration. Dalawa kasi yung radius of gyration natin, class, diba? Denoted yan by R. Okay. Ayan. So, ang formula niya is the square root of I over A for area. So, yung I, ano po yan? Yan yung tinatawag nating moment of inertia. Moment of inertia or MOI, and then yung cross-sectional area nung inyong beam. So usually naman ang mga given natin ay rectangular beams lang. So basically ganyan siya, ito yung area mo. Okay, so yun lang naman, madali lang tong topic na to. So I hope na makuha nyo kaagad. Ito yung height, ito yung base or letter B. Okay, so ayan, kung i-further expound natin tong radius of gyration, meron kasi tayong dalawang axis, di ba, sa ating cross-sectional area. Okay, ito yung x-axis, and then yung tinatawag na y-axis. Okay, so, ayan, if kukuha tayo ng radius of gyration, dalawa rin yan. Radius of gyration sa x-axis tsaka radius of gyration sa y-axis. Although, pareho lang naman yung formula nila. Pero, kung babatayin natin yung figure, which is again, rectangle, the usual board exam question or problems, ito yung alam na alam nating formula dyan for the moment of inertia na inyong cross-section area or the rectangular cross-section area, which is base BH cube over 12. Okay? O kaya, pwede rin yan. 1 over 12 times B times H cube or BH cube over 12. Yan po yung para sa X. Okay? Sa X axis. Bakit? So, explain natin ng kaunti. Yan, gamit lang ako ng ibang kulay. So, sige, pwede na. So, halimbawa, nandito tayo sa X axis. Ang base mo when we are talking about the x-axis is naturally ito, di ba? So yung ibig sabihin kasi ng base, ano ba yung parallel towards the axis that we are talking about, which is the x-axis. So ang parallel side niya is yung B or yung base. Kaya yung value nito ilalagay mo dito. Okay? Then para naman sa height, naturally, yun lang din. Yung h cube, yung height niya, which is yung perpendicular naman.
sa ating axis. Okay. So, ayan. And then yung area, edi, since rectangle nga, base times height, diba? Yun lang naman, base times height. Pagdating sa RY, ganun lang rin. Walang pinagkaiba halos. Pero ang gagamitin natin na formula rito, yun BH cube over 3 pa rin, pero ang essence kasi nito, nasa y-axis na yung tinitingnan natin. So, ang magiging base natin, again, yung parallel sa ating axis of interest, or yung sinusunod nating axis, which is yung H na. Okay, for the purpose of discussion, lagay ko lang H. Pero BH cube pa rin yan. Huwag lang kayo malilito, ha? So, okay, so, yan, minaman natin ang konti. Itong base na yan, ito rin yung tumutukoy dyan. Which is, pagdating natin, dito, sa height. Ito kasi yung perpendicular sa y-axis. Eh. Ay, sorry, parallel sa y-axis. So, yan yung pinaka letter B natin. So, nagkataon lang na B and H kasi yung gamit lagi sa board exam or sa usual discussion. And B and H rin yung gamit sa formula. So, medyo nakakalito siya minsan. Pero the thing is, makuha nyo lang yung concept na to. Okay? So, ano naman yung naka-cube? Tandaan nyo lagi yung naka-cube is kung ano yung perpendicular dun sa axis na pinag-uusapan natin, which is y, y-axis, ano ba perpendicular dun? Itong B. So, hindi na ako. Okay. Yung 12 assist lang. Yan. Okay, so, yan yung mga kailangan nyo i-take note. First and foremost, tawag dyan is radius of gyration para sa ating formula. And then, next is yung KL over R. Okay, so, bagyan ko lang. 1, then number 2. Yan. KL over R. Pag sinatbi nating KL over R, ito po yung tinatawag na slenderness ratio. Okay? So, put natin. KL over R. Okay, ano yung K? So, yung value na yan is factor para sa ating effective length. Okay? Kasi kung titingnan nyo yung figure natin, balik tayo rito. Okay? So, sabi natin meron tayo iba't ibang support. Pagka tiningnan nyo kasi in a way na magbe-bend, mababalik ko, may stress yung ating member or yung column natin, steel column subjected to compression member, para magiging ganito yung itsura niya. Diba? Bakit? Kasi nandito yung most stress or yung pinaka-bending niya nasa gitna. Gawa ng yung support mo is fixed. So, diba pag fixed connection ka or fixed support ka, sabi nating in layman's term, malakas yan or matibay pagdating sa support. Diba? Kasi meron kang may pumipigil sa x direction, sa y direction. Wait. Wait yan. So again, may pumipigil sa y direction, may pumipigil sa x direction, and then may moment. So anyway, hindi naman yun yung topic natin. Ang gusto ko lang maipakita sa inyo, pagka fixed support, pagdating yung bending niya dito sa dulo, okay, hindi masyado. Kasi nga, fixed support siya. Yun na lang yung tandaan niyo. Pagdating naman dito sa pin, dito na magsisimula yung kanyang bending. Okay, so talagang mismong sa support. Kasi nga, hindi naman siya katulad ng fixed support na talagang solid. Okay, yung pin kasi medyo free siya to move and it gives an opportunity for the member to somehow bend hanggang dun sa kahit pa paano sa support. Okay, so dito naman, pag pinagsami sila, isang fix, isang pin, ganun lang din, basically, ayan, medyo stiff dito sa dulo ng support, fixed support, pero pagdating dito, medyo free to bend na siya, okay, pagdating sa pin support. Pagdating naman sa free end, ayan, medyo paganyan siya, okay, kasi nga, free end siya, pwede siya magpagewang-gewang dyan, wala naman siya support. Pero as is, tayo ng fix sa pagdating sa baba. Okay, meron tayong iba't ibang tawag dito, factors to determine the K. Depende sa support on the given problem. Okay, so
yung kay makukuha po natin dito yan. Depende po sa given problem. Ano ba yung mga support na given? Okay. So, meron tayong tinatawag na theoretical. That's denoted T and R for recommended values. Usually, given naman yan sa problem or sa board exam. Pero it's best for you to know, understand, and probably memorize para at least, kung di man given, edi walang problema. Alam nyo pa rin, di ba? So, yung theoretical value ng fixed connections ay 0.5. Okay, ang recommended naman niya is 0.65. Okay, so paano naman dito sa pin connections? So, usually mas mataas po yan pag may pin na tayo at papatake ng 1.0. Okay, ibig sabihin, as is lang, pagdating mo sa formula ng KL over R, hindi may apektuhan yung length. Okay? Hindi maapektuhan yung length niya. By the way, ito pala yung blue na bending. Ito yung sinawa natin. Yan. So, i-denote ko ng green. Ito po yung effective length or yung tinatawag na LE. So, pag hinanap rin yung sa problem, at least alam nyo kung ano ba yung effective length niya, kung saan siya nagbe-bend. Okay? So, ayan. Ito sa likod dito pa side mo. Ayan, LE. Ito rin yung effective length na LE. So, ganun din dito. Hanggang dyan. Buo. Kabuuan. Okay, so, going back to what we are talking about. Pagka pin, 1.0 lang both. Kasi by default, yan talaga yung value niya ng K, no? So, pagdating naman dito, 0.7. Kapag fix sa taas, pin sa baba, or tigisa sila, and then pagdating sa recommended nito, dito naman ay 0.8. Okay? Tapos pagdating sa free end, ang theoretical niya is 2.0, bago sa recommended ay 2.5. Yan, take note, class of the different values of letter K when we are talking about compression members. So, kailangan nyo yan. Usually given naman, pero may ginasigurado. Okay? So, next. Balik tayo dito. So, meron na tayong value ng K. Alam na natin yan. Binigay ko na kanina. Yung L. Okay. Etong L, iba po yan sa LE ha. Yung LE kasi, yung kulay green kanina. Ito yun. Yung, yan nga. Yung, ano yung nag-bend na length. Okay. Pagdating naman dito is yung overall length na given. Let's say, pag sinabi sa problem at 2 meter steel column, ganun. Pati 2 meter ang value niyan. Basta yung binigay na length. Okay. Pagdating naman dito sa R or yung radius of gyration na pinag-usapan natin, dyan na papasok yung RY and RX. Okay, RY and KL over R. Pero this time, it's X. Okay. So, i-input nyo naman dito yung kaninang mga nakuha natin. Yan. Nagagabit ko. Okay. So, dalawa pala sa solve natin each time. Yes, dalawa. Tama po yung dalawa yung sa solve natin each time. Pero usually, kung simple lang naman yung tanong at yung approach ay wala namang brace, wala namang binanggit na supported on the X or Y axis, maliban dun sa support sa dulo, ayan, usually, RY ang nagogovern talaga, no? Dun yung makukuha yung sagot. Kaya, which leads us to the other formula. Sulat ulit natin. Yung tinatawag na critical compressive stress. Okay. Critical compressive stress or yung omega CR, which is equals to pi squared Euler's number over KL over R squared. Okay? At again, itong R na ito, depende kung RY or RX yung gagamitin. Okay? So, sige, try natin i-discuss para mas mapasimple ito. Kasi, pag sinold niyo yung RY and RX, syempre mahaba yun. Baka naman meron tayong principle na pwedeng malaman para makuha na natin kagad yung sagot. Kung obvious naman. Diba? Para diretso na, shortcut na.
Hindi mo na kailangan i-solve yung both. Pero as a beginner, syempre turo natin both, makita nyo yung difference at para mas makuha nyo, di ba? Okay, so yan yung third formula. Papasok ito kapag tinatanong yung type of failure, kung buckling ba siya or yielding or yung tinatawag na mode of failure. Okay, tsaka kung anong value nung critical compressive stress. Okay. So, papasok na rito yung tinatawag na yielding saka buckling. Okay. Yan. Sorry nga, pagka-engineer talaga maganda sulat. Okay. So, meron din tayong tinatawag na FY. Ano ba tong FY na to? So, ito yung minimum yield strength nung bakal. So, usually given yan. At ito yung magdedetermine yung FY kung magi-yield ba siya kagad or magbabakal muna. So, sa pamaanong paraan. Okay. So, let's say, ito yung given na steel column. Okay. Or yung compression member natin. Then, sabi nga natin, meron tayong critical compressive stress. Okay. Kung tawag ito, OCR. Kasi mukhang letter O yung omega. Anyway. So, if your critical compressive stress is greater than FY, ano yan? Yielding o buckling? So, ibig sabihin, when we are talking about itong critical compressive stress, dito ka magbabuckle. When we are talking about FY, sabi natin, dito yan mag-yield. So, ibig sabihin, kung mas malaki itong OCR mo or yung critical compressive stress mo, mag-ano siya? Mauuna siya mag-yield. Okay. Yielding po yan. Bakit? Kasi, halimbawa, ang OCR mo, let's say, ang FY mo muna, 240. Ngayon, 300 ang iyong critical compressive stress. So, parang ganyan. Anong mauuna? So, pag na-reach niya yung itong stress na pinag-uusapan natin, edi syempre, mauuna siya rito. Diba? Baga, pataas ang pataas yung stress mo hanggang ma-reach niya yung 248. Tapos, dito tataas pa siya bago niya ma-reach yung 300. Meaning to say, mauuna si minimum yield strength or yung FY na tinatawag. So, papasok siya sa yielding. Ibig sabihin, bago pa man mag-buckle yung iyong compression member, drug-drug na siya kasi na-reach niya na yung FY, nag-yield muna siya. Okay? So, pagka less than naman ang ating critical compressive stress at mas malaki yung FY, so let's say 248 ito. Ito ay 230 lang. So, nauna siya mag-buckle. Diba? Nandito yung 230 mo. Whereas, nandito yung 248 mo. Nauna siyang mag-buckle. So, ibig sabihin, babaluktot muna yung compression member bago man siya mag-yield, bago man siya madurog sa part ng FY. So, ito ay buckling. When we say buckling pala, plus na, yung parang madedeform siya, magbe-bend. Kaya, papasok yan sa, meron kasi tayong tinatawag na iba't ibang classification o yung length niya, di ba, in terms sa kanyang failure. So, meron tayong intermediate, meron tayong slender, at meron tayong short. Okay? So, paano natin malalaman kung short, intermediate, or slender? Okay. So, paano natin malalaman? Ito, dapat ang governing principle niyan or yung formula is yung tinatawag na CC or the limiting slenderness ratio. That is another formula. So, ito number 4 na tayo, no? Limiting slenderness ratio. Ito po yun. Okay. So, paano yan? Babalik muna tayo dun sa kanina yung KL over R. But before anything else, ito yung formula niya. 4.71 multiplied by the square root of E over FY. By the way, class, yung
ipala natin ay yan yung Euler's number. Or that is also equal to 200,000 MPa. I hope na kukuha natin yung plus na. So kanina, dun sa critical compressive stress, ito yung E, 200,000 MPa din yan. Okay? So yun lang naman yung value niya. Okay. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Itong intermediate slenderness, or yung slender and yung short. Okay. So, kapag yung KL over R, kaya sabi ko sa inyo, babalik tayo sa KL over R, mahalaga to eh. Or yung kanyang slenderness ratio is greater than, or sorry, is less than or equal to the limiting slenderness ratio. Okay. Yan po ay intermediate. Okay. Intermediate. Int na lang para sa mas matigis. Kapag naman yung KL over R mo is less than the limiting slenderness ratio, ang tawag po dyan ay long span siya. Okay. Okay. So, slender or long. Yung ibang katawagan sa kanya, no? Slender or long. Ito rin pala yan. Yung long na tinatawag. That's also the slender. Sabi na natin long for the sake of our discussion. Baka kasi yun din ang ituro sa inyo or lumabas sa inyo mga libro or lessons. slender or long. Okay? So, kapag nakuha nyo na or na-compute nyo na si CC at mas mataas itong inyong KL over R. Or sorry, again. Kapag na-compute nyo na si CC at equal siya or mas malaki si CC kay KL over R, intermediate siya. Ibig sabihin, kailangan mo talagang i-compute para malaman mo kung mag-yielding ang buckling or buckling siya. Okay? Whereas sa long, most of the time, ang nangyayari dyan, buckling talaga. Kasi, mas mataas yung kanyang, or rather, sorry, mas mababa yung kanyang compressive. Okay? Yung critical compressive stress niya, which is ito nga yung OCR na sinasabi natin. Okay? So, ulit. Pag yung KL over R mo is mas maliit or equal sa CC, intermediate siya. Meaning, pwede siyang mag-buckle, pwede siyang mag-yield. Pagdating naman sa KL over R na mas malaki kesa sa kanyang limiting slenderness ratio, most of the time, ang kanyang critical compressive stress ay nagiging buckling. Okay, so ibig sabihin, mas mataas sa FY. Or sorry, mas mababa sa FY. May mga example naman tayo later on para makita natin kung tama ba itong mga pinagsasabi ni sir. Okay. So, parang ganito kasi yun eh, guys. Or class. So, parang ganito yan. Kapag meron tayong minimum value na 25, kumaga absolute yan. Pag nandiyan nag-fall yung category ng iyong compression member, papasok siya agad sa short. Okay. Dito naman, kapag yung KL over R mo, we are talking about KL over R here. Kapag yung KL over R mo is mas mababa siya sa 25, papasok siya sa short. Okay, yun yung sabi natin kanina. Kapag yung KL over R mo is nasa pagitan ng 25 at nasa pagitan ng na-compute mong CC, papasok siya sa intermediate. Okay? Pagka pumasok naman siya dito, mas mataas siya sa iyong CC. Tulad nito. KL over R mo, mas mataas sa CC, which is ito. Okay, papasok siya sa long or yung tinatawag na slender. Okay? So, yun. Ibig sabihin, pagka yung KL over R mo ay mas mababa sa 25, KL over R is less than 25, papasok agad siya short, matik na yan. And mostly siya short, lagi na yung yielding. Kumbaga, ang taas ng OCR mo, bago pa man niya ma-reach yung OCR, mag-yielding na siya. Okay, so most likely, pagka short, yielding na agad yan. Di katulad dun sa nabanggit natin kanina, pagka long, buckling muna, di ba? Dito sa KL over R, ay kapag sa intermediate,
depende pa sa solving natin. Okay. So, yun. Okay, let's continue. Papasok rin tayo sa tinatawag na nominal actual stress. Okay lang na to. Apat, pang lima. Okay, for our fifth formula, papasok naman tayo sa tinatawag na FCR or yung tinatawag na nominal actual stress. Okay? So, para naman dyan, ito yung formula niya, bigay ko muna. FCR is equals to the quantity of 0.658. Nasa NSCP 2015 naman to, class. So, pwede nyo i-check to doon. Although, for the sake of discussion, binibilisan lang. FY over FE. Okay? Tapos, multiply ulit na. Y. Okay? Para naman dun sa... Ito pa sa mga intermediate po ito ginagamit, no? Kapag nag-fall under intermediate yung inyong compression member, yan po yung gagamitin ninyo. Itong FCR na to. Kapag naman yung inyong compression member ay nag-fall sa category ng slender or long, so ito yung gagamitin niya. Okay? So, 0.877 FE. Yan. So, anong mapapansin nyo dito, class? Pareho namang tawag dito. Parehong formula yan ng FCR. Ang problema, meron tayong nawawala dito sa pang slender or sa pang long. Etong FY, di ba? Bakit wala yan dyan? Bakit? Kasi nga sabi natin, pag intermediate, pwede yan sa buckling or yielding. And with that said, nandun pa rin yung possibility na governed siya ng FY. Okay? Kasi nga, pwede ka mag-buckle dyan eh. Di ba sabi natin, buckling? Ano yan? Ay, sorry. Yielding pala. Yielding. Pag sinabi natin yielding, di ba, governed yan by FY. Yan. That is yielding. Kaya meron siyang FY dyan. Whereas, kapag sa slender or long, sabi natin mostly governed yan ng buckling dahil mauuna nga siya mag-buckle bago mag-yield, wala po kayong FY na makikita dyan. Di ba? Okay. So, I hope na makita niyo yung principle doon. So, just some ano lang. Sidetrack para salo nating magets yung principles yun. Okay, so pag pinahanap yung nominal actual stress, yan lang naman yung formula na gagamitin niya. Okay. So, next. Number 6. Paano naman pag pinahanap yung actual load? Okay, actual load. So, dito na papasok yung ASD and LRFD. Sana pala sinulat ko pa. Actual load. Yan. Or yung tinatawag na PA para sa allowable stress design. And PU para sa LRFD. Okay? Tingnan natin. Allowable stress design. LRFD. So, anong difference niyan? Dapat familiar na rin kayo. Okay? So, pagka PA, usually, ito yung formula na nag-govern dyan. 0.6 FCR, which is yung kaninang formula, and then yung area gross. Okay? Area gross, ibig sabihin, yung kabuang area ng cross-section natin. Whereas naman pagka PU, ito yung 0.9 FCR AG. Okay. AG. Ayan. So, yun yung dalawang formula ng pagpipilian nyo. Depende sa tinatanong or hinahanap kung ASD ba or LRFD. Siguro magkaroon din tayo ng separate discussion tungkol sa ASD or LRFD, no? So, para naman sa PN, ito kasi yung PN, yung nominal stress. Or yung nominal strength pala. Ito lang yan. PN. Ito rin yan. At CRAG. Okay. So, pagka ASD kasi, para siyang 0.6 times PN pag ASD. Pag LRFD naman, 0.9 PN. Parang gano'n, di ba?
So, yun lang naman. Ano pa ba? Meron pa ba tayo pwedeng ma-share dito? Okay, so another thing na pwede kong i-share sa inyo is yung tinatawag na allowable axial stress. Okay? So, number 7, allowable axial stress. So, kapag sabi nga natin yung KL over R natin or yung slenderness ratio natin ay mas malaki kaysa sa limiting slenderness ratio, papasok yan, di ba, sa long span or slender span. Ngayon, pag tinanong kayo, tinanap sa inyo yung FA or yung tinatawag na allowable axial stress, ito po yung formula niya. Okay. FA is equals to 12 times pi squared e Euler's number or yung 200,000 MPa, 23 KL over R quantity squared. Okay. So, pagka pinapahanap yung FA at long span, yan po yung gagamitin nyo. Okay? So, para naman sa kanyang allowable axial load, ito yun, yung P. Allowable axial load. FA times mo lang sa area. FAA na lang. Okay. Pagka pinapahanap naman yung PC, is mga additional formula lang to class, no? Baka kasi may encounter nyo. Simple lang naman siya. All over KL squared. Okay. Para naman to sa critical buckling load. So, paano naman kung meron tayong long, meron din tayong syempre yung intermediate. Paano naman pag yung KL over R mo ay less than or equal to CC or the limiting slenderness ratio. Okay, so ito yung formula ng FA mo. 1 minus alpha squared over 2 multiplied by FY over FS. Okay, so paano makukuha si alpha at paano makukuha si FS? Okay, para sa alpha, ito po yung formula niya. KL over R all over CC. So divide nyo lang po yung ratio po kasi yan eh, slenderness ratio tsaka sa limiting slenderness. Okay? Para naman po sa FS, ito po yung formula niya. 5/3 multiply by 3/8 alpha. Kailangan mo solve mo na talaga si alpha. Minus alpha cube all over 8. Okay, so parang notice there's a pattern here, no? So, sa denominator, 3/8. Pagkakailangan nyo kabisituin. Sa numerator, 5/3 alpha, tapos alpha cube ulit. Pero dito, take note of the minus and the multiplication. Okay? So, yun. I think given naman yan sa NSCP pag nag-exam kayo. Pero, mabuti na familiar kayo. Diba, class? So, yan lang naman pag hinanap yung allowable axial stress, yung FA. Okay? So, take note pala dito. Balik tayo rito. CC is also equals to the square root of 2 pi squared all over FY. So, if kailangan nyo ulit i-recompute for slenderness ratio or limiting slenderness ratio, ito po yung formula ng CC. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.